Hello guys, kumusta po kayo? Okay lang. I just want to say thank you for having me here sa lahat po ng mga producer na nag-ikot po ako sa US. More than 20 shows, this show is for pang-tenting pa lang po ito, pang-presi pa lang. Yeah. You know, sometimes I'm tired, but it's okay for me because gusto ko lang mapasaya yung mga Pilipino na nandito. Yes. Yeah, but visitor all the way from far away. Well, thank you for coming, Dalam of America. Thank you for coming, sir, to my concert. Hope you relate to my music because my music is Tagalog sometimes. Bring me talks. Okay, so, sino po ang mga Bisaya dito? Patitas ang mga mga. Oh my goodness. Yawa, hala, Bisaya. Pagkasama kayo, pagkasama, pagkasa. Oh, so you go. Best leg. Hala, pangunin ka mo. Oh, alam nyo, sa sobrang saya ko po this time kasi almost 2 years, hindi po ako nagkaroon ng ganitong show. Kasi more on online show. So Zoom, Viber. So for now, I'm so happy in front of you guys na makaperform sa inyo. Thank you! Sa yay! At taga mga magkate! Ito ko pa ako. Kaya mangago yun! Kaya mga magkate! 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 Thank you so much. Ha? Huwag gani! Istery ako sa tingkahan ko na. Pero lalo ko sa inyong katubangan na. But anyway, my next song is sung by Sumer, composed by composer, and sung by Eugene Velasquez, the opening song. If you know this song, please sing with me. If you're not, this song, if you know this song, kung hindi nyo alam, bahala na kayo, ha? Okay, sing it.
Thank you so much. Maraming salamat. I hope na-appreciate yung kanta ko, no? For this time, I wanna say something. Thank you so much for supporting me at America's Got Talent, the champion. Kahit hindi po tayo nanalo, proud to be Pinoy. And then, hindi lang mga Pilipino ang nakakilala sa akin, kundi a lot of American, all over the world. Thank you so much for supporting me, guys. And syempre, sa Pilipinas Got Talent, hindi po ako nandito ngayon kung wala po sa boto ninyo. Kung hindi po niyo ako pinoto sa Pilipinas Got Talent. Thank you so much po. So gusto ko maikwento yung buhay ko, but later na yun, okay? So gusto ko marinig sa inyo, gusto ko mag-request kayo ng kanta, okay lang sa akin. Eh. The prayer? O gusto niya matapos na? If I can sing that song, the show is done, okay? Yeah, the show is over, okay? So for this time, this song, may isa ko to sa kinanta sa America's Got Talent.
the champion edition, the grand finale song, the beauty and the beast. Gusto nyo ba yun? Oh my God. Can you please put a little more reverb? Thank you so much, Ms. Sir. Okay, sige na, okay. That song is a very memorable for me because, you know, I cannot choose this song, that song in America's Got Talent. You know, ang gusto ko sanang kantahin is We Are The World by Michael Jackson. There comes a time, so cool. When we hear a certain call. Pero that time kasi po mabilisan lang po ang semifinal at grand final. Oras lang po. So 2 hours lang. So sila na namili ng kanta. But it's okay. You know, to all American, hope you understand me because my English is not good. Okay? Sometimes, you know, good, sometimes bad.
Hopefully, I come back here again and hopefully next year. Alah, ikon pa ako ni ate. Palakpakan naman natin si Joel Seba. Thank you so much. Sa producer, thank you so much. Yes, sabi ko nga siya pala nag-produce nito. Nakalimutan ko. Okay. Gusto kong sumayaw tayo. Okay lang ba sumayaw? Okay. This song is Espanol song. Huh? Kinanta ko siya sa Spain. Pero tinanong ako ng taga-Spain. Do you understand that song? And I said, no. Hope you like it. Yeah. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando con la mano plana. Solo con rezar nos acelera tu sol. Oh, ya, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo lo que he sentido va viviendo más. Estoy que tomarlo sin ningún apuro. Quiero un esperato pero despacito. Si hay algo que diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero un escucharte besos despacito. Cerro las paredes que con laberinto. Y acerca tu cuerpo, tu no manuscrito. Sube, 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 sube. Debo del puente y dándolo, mame contando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que sabe más que nunca duda mi bam bam. Me prema de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero que otro que canto amor a que te cabe. Yo no tengo casa, yo no quiero tu tablaje. Empezamos lento, después al baile. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito, poquito. Cuando tú me empiezas, pulizar destreza. Y un carma vicia con delegadeza. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito, poquito. Y quizá belleza, hombre, pecabeza. Pero para montarlo aquí tengo la pieza. Despacito. Quiero respirar tu cuero despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero respirarte besos despacito. Cerro las paredes y con la velito. Y acerca tu cuerpo tu no manuscrito. Thank you.
Alam nyo, how many times yung kinanta yung kanta ni Diyos ko? Madami sumasayaw dun sa kanta niya. Kahit dun sa ano, mga matatanda, sumayuhan na siya, bama, bama po. Okay. This song is Bisaya song, para sa mga Bisaya. Ha? Pwede mo sayaw dun at tunga, walang problema. Ha? Hey, hey, para, para. Sayaw lang sa upan, di ikaw may gusto ko. Ganun ako nga na may upan, o sayaw tagay. Di lagi ko pero ako'y gusto. Irog, irog, asay irog. Irog, irog, kitang marito tayo. Ayay! Mahalong ako tayo. Halok lang sa upan, ikaw may gusto ko. Ganong akong naanaman upan, maghalok kita dahil di lagi ko kayo ako'y gusto. Irog, irog, asa irog. Irog, irog, kintang marito tayo. Kanindo, kayo di mong musayaw dahil aga o mamaling kita'y kanino malamig ko'y gusto kay kanangin mong siklayawan tinaraan. Harap alam niya sa'yo! Woo! Hey! 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 Hala sige! Panate! Hanap na girl! Ay, kaya mo ang kanan lang. Kanindo, gayon mong musayaw day. Muraka, o ang lulo kay day. Gusto ko ngayon akong naanamay upan musayaw ko tatay di lagi ko kayo ako'y gusto irog irog asay irog 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 kintang marito tay irog irog asay irog 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 kintang marito tay tunay irog asay irog. Dunay irog mo pa ni Modai. Thank you so much. Woo! Thank you very much. Ayan. Salamat po, salamat po. Okay, balik po sa ating upuan. Ha? Aha. Ano nangyari sa inyo? Mabuta rin. Grabe, grabe. Alam mo mga Bisaya, no? Talagang mahilig sila sa sayaw. Bigay, nabigay. Nabigay, nabigay. So for this time, iba naman kantay natin. Papalit naman tayo sa normal, no? Hindi na tayo puro sayaw. Ano yung basta mga maguba, ano yung magsira. Ano yung natin ito, no? Okay. So, my next song is Song from the Love. For Love. Para po sa inyong lahat ito. Yeah, the celebrating anniversary. Oh. Sino ba mga bagong kasal dyan? Oh, who's the new Louis? Ikaw. You know what's the anong paborito niyo? Anong theme song niyo? What is the theme song to your wedding? Huh? Goodbye. Goodbye. I can see the pain living in your eyes. Goodbye. Pag mga bagong kasal, di ba? Siyempre may mga theme song yan, di ba? Ang mga team song yan ay araw-araw, gabi-gabi, ganyan. Pero pag nagkaanak na, paminsan-minsan. Pero pag may dalawa, tatlo ng anak, sometimes when we touch. Oh, my goodness. Okay.
found love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. And I found the world beautiful and sweet. While never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're only mine. So at the age of 8 years old, I live in the street. So I work hard. So I want to work like a bowling as a pinball. Australia, yeah, pinball, as a pinball. I earn money of more than $1 equivalent, 50 pesos is equivalent of $1.
sa isang araw po yun. Meron pong taga-manggoy pero saksi po siya sa Australia. Ayan po siya o. Oh. Ilang taon po ako dyan sa Australia? How many years Australia? 8 to 16 years old. Naging palaboy. So I work hard na nandun ako para hanapin ko lang yung family ko, yung tatay ko that time. So nagtinda ako ng balot, gabi, umaga, ice cream, minsan po paghapon, pinboy na ako sa bowling. Pero one time na nakita ko yung tatay ko, kasi every Sunday, pumupunta ako sa sabungan. Hindi po, nagtitinda lang po ako ng balot, hindi po naman sasakto. What is the balot of in English? Duck tip? Just kidding. The duck egg, tama ba? Balot talaga, balot siya. Yeah, balot, process, balot. So that time, yung tatay ko is Kristo sa sabungan. Hindi ko alam, nasukoy ko siya sa balot. Totoo po yan. Hindi po ako nagbibiro. Mukha pa ako nagbibiro. Totoo po yan. So, that time po nakita kami ng tatay ko. Ang nakasaksi po sa akin ay yung best friend niya. Yung nakasaksi sa amin sa pagpaampun doon mismo sa kulungan. At the age of 2 years old. So kinuha kami ng pulis kasi yung tatay ko nagkasakit na doon sa kulungan. Mga kagsuunan, handuman sa usa kapagwang. Bitaw, tinuod ko na siya. At the 16 years old, nakita kami ng tatay ko. Niyakap niya ako. And then, he said, I'm so sorry sa lahat ng mga nangyari. It's because kahit sinong magulang, gagawin ang lahat, maahon lang sa kahirapan yung pamilya niya. See? But it's okay sa akin. Kasi siyempre, sa akin, masaya na ako dahil nakita ko yung tatay ko. I found my father that time. Nagsama kami ng nanay ng tatay ko, pero may sarili niyang family. So I have my stepbrother, sister, and stepmother. Bakit? Totoo naman ah. Almost 3 months na kami nagsama. So, nakapag-desisyon ako na pumunta na Maynila. Sumama ako sa isang illegal recruiter that time. You can translate to your, you know, because sometimes hindi ko maintindihan kung paano ko ito nasabihin. Gusto ko lang ilabas yung mga nararamdaman ko dahil hindi rin ako makapaniwala na nandito ako ngayon. Alam niyo? Pero sa mga pagkakataon na nawala ako sa family ko, nilakasan ko ang aking loob. Na sana, lagi kong pinag-pray na sana, wag akong iiwanan, lagi akong gagabayan. No matter what happened, I always pray na... Alam niyo sa totoo lang, yung tipong naranasan ko talaga na mag-antay ng tira ng tao, ng pagkain. Kaya ngayon po, sa buhay ko ngayon na narating ko, pag oras na nakikita ako ng mga bata na sa lansangan, ilalapitan ko yan. Kumain na ba sila? Sino bang magulang nila? Bakit kayo naging palaboy? Minsan may iba-ibang mga dahilan. Iniwan sila ng magulang nila. Marami sila. Kinapos na sa pagkain. Kaya kailangan na manglimos. So, ako, hindi sa awa na Diyos, hindi ko naman naranasan manglimos. Yung asawa ko, ano yun eh, cum laude. Ako magna. Magnanakaw ako noon. Sumusungkit ng short. Sumusungkit ng t-shirt. Pero sa awa ng Diyos, kahit nagawa ko yun, dahil sa tulong ninyo, dahil sa pagboto ninyo sa akin sa Pilipinas Got Talents. Doon sa Pilipinas Got Talents, sabi ko nga sarili ko, kahit hindi ako manalo, masaya na ako dahil nandyan yung family ko sa harap.
Lahat sila, nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko. Pero may dahilan kung bakit po ako nakasali sa Pilipinas, Katali. Kung bakit po ako napasali sa Pilipinas, Katali? Dahil po, may rason po ang lahat. Nakita kami ng nanay ko at saka ate ko, yung panganay. Sila kasi nagsama eh, simula sa pagkamaliit pa lang. So tatlo kami napunta sa kulungan. Yung panganay ko ang sumama sa nanay ko. Nakita kami sa Cavite, parang wala lang. Sabi ng nanay ko, "Oh, nak, ikaw pala yan. Kain ka na." Yun lang. Wala siya yung tipong lukso ng dugo. Diba? Ako natulala. Oh my God. Nanay ko ba talaga ito? Wala lang. Pero syempre, bilang isang magulang, naantayin, hanayaan ko lang baka lumambutin yung puso. That time. Wala eh. Ganun pa rin. Dumating yung araw na naksidente ako. Nasaksak po ako. Kita niyo to? Pagkasaksak po sa akin, lumabas yung bituka. Nakatakbo yung nagsaksak sa akin. Pagkalabas yung bituka, kinuha ko yung bituka, kinanong ko sa kanya. Just kidding. It's appendicitis. It's appendicitis. So that time, sabi ng ate ko yung kasama ko sa nag-ampun sa akin, doon ka na muna sa nanay mo. Kasi parang galit din siya sa nanay. Galit din siya kasi iniwan nga kami. Ngayon, nag-alaga sa akin nanay ko. Pero parang that time na habang na infection, pumabiyaya ako sa bus, nagnana siya. Iyak ako ng iyak habang sumasako sa bus. Dumating yung point na hindi ko alam kung talo sila sa sugal. Pag-uwi nila, nakahiga ako, nakapikit. Pero gising ako. Sabi sa akin ng ate ko, "Ano yan dito? Palamunin? Masakit sa part ko yun. Kasi ngayon lang kami nakita, tapos gagawin niya ako." Diba? Yun yung nag-push sa akin. Gagawin ko ang lahat. Maipakita ko sa inyo na kaya ko kung tumayo mag-isa. Diba? Kaya ako sumali sa Pilipinas, Katalin, ng dahil sa kanya. Pero that time, hindi ako natanim ng ng galit sa kanya. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makasali. Sinuklean ko lahat yung ginawa niya. Nanganak siya, ako lahat. Kung anong problema niya, ako lahat. Baliwala sa akin yun. Yung nanay ko, nasa akin ngayon. Kaya sabi ko sa nanay ko, kung hindi mo man ako nalagaan noon, sige, ako ngayon mag-alaga sa'yo. Nasa akin siya ngayon. Yun lang po. So, I'm so happy na naging successful ako sa buhay ko. Na-share ko lang po sa inyo. Kasi sa mga tao na kagaya sa akin, naging palabo sa Pilipinas, sabi ko sa kanila, huwag kayong mawala ng pag-asa. You always pray na kahit saan man kayo makatulog, saan man mas mataabutin, ang Panginoon lagi nasa inyo na paggabay. No? Alam niyo, masotto lang pag-audition ko sa Pilipinas Got Talent, wala pa akong kain. Pumila ako alas 2 ng madaling araw. Pinasok kami alas 10 ng maga. In-interview kami alas 3 ng hapon. Alam niyo bawang ko doon? Skyflix. Pagkain ko, durog pa. Para ng pulburon. Kapag kinakain ko ng kinain, nalimutan ko wala palang tubig. Diyos ko. Pero that time, pinakanta po ako ng alas 5, pinalabas po ako ng alas 8 ng gabi. Ganun po kahirap mag-audition. Pasalamat na lang nga po ako dahil sa asawa ko na kilala ko sa Ellen DeGeneres. Kasi po, nawala na ako ng pag-asa. Na ayaw ko nang kumanta kasi hindi ko naman sana may business na rin po kami. So meron akong tatlong hardware. So sa kanya meron siyang hotel and restaurant. So tumigil ako sa pagkanta. Sabi ko ayaw ko na. Pero yung asawa ko mismo ang nag-push sa akin. Hanggat may boses ka, huwag kang sumuko. Pinasakay niya ako dun sa bus. Alam niyo yung 107 Wish Bus? Ayaw na ayaw ko talaga doon. Siya po nagtulak sa akin doon. Well, nagbunga naman po lahat. Nang dahil po doon nakilala po ako sa international. Naimbita ako ng Ellen. Nagpag-meet ako kayo si Lindion.
at kinuha kami ng America's Got Talent, the champion t-shirt. Kaya thank you so much sa aking kabiyak. Nandiyan sa ngayon ang nagbunga. Proud ako dyan. Kasi syempre, ayan, ah, ito may, ayan. That's my ex-girlfriend po. Asawa ko na siya ngayon, pinakasalan ko na. Okay. This song is the song of The Greatest Showman soundtrack. The Never Enough. I'm trying to hold my breath, let it stay this way, can't let this moment end, set up a dream with me, getting louder now, can you hear it echoing, take my hand, will you share this with me, cause darling, hindi ko akalain na noon tinitingala ko lang sa langit. Kailan kaya ako makasakay ng eroplano? Kailan kaya ako makapunta sa ibang bansa? Pero this time, tingnan nyo naman, di ba? Ilang eroplano na sinakyan ko. Sumakit na yung likod ko. Akala ko sa bus lang.
pati din para sa aeroplano sumasakit likod mo. No? Sa mahaba pa naman biyahe, kasi syempre minsan may 14 hours, may 10 hours. Dati, Manila from Chicago is mas 16 hours, 14, mga something na. Pero pag LA na, nasa 12 na lang siya. So wala na siya kasing international doon sa, wala na siyang ano eh, wala na Philippine Airlines doon sa Chicago mismo. Nandito na siya sa LA. So, I'm so happy. Okay guys, sa totoo lang, every year po, ito ang babanggitin ko sa inyo. Meron po kong charity. Kaya po laging pinabalik ko lang po kung ano mga dumarating sa akin na blessing. So may CD po ako dyan. Bago sa inyo bumili, with sign po yan. With ano po, with sign po yan and in auto. Photo ako yan mamaya. Okay lang ba? Kasi yung kita po niyan, i-charity ko po. Nakita niyo yung ginawa kong bahay? Sa mga sa matanda, ginawa ko ng bahay, pang-apat. Apat na bahay. Yes. Kasi syempre, naalala ko yung unang-unang ginawa ko ng bahay, yung talagang matanda na. More than 10 years siya nakatira doon sa puno ng saging. Kung nakita niyo lang picture doon, sabi ko, tinanong ko siya, Nay, ilang taong ka nakatira dito? Sabi niya, 10 years na ako dito, iho. Sabi ko, nasaan ba anak niyo? Nandyan yung bahay niyan. At di kayo pinatira dyan, ewan ko dyan ang lintik na yan. Sabi ko, ano doon ka si itong mga, di ba? So sabi ko sa kanya, nanay, sige nanay, gagawin ko po ng paraan. Kasi siyempre, hindi na kayo iba sa akin. Kasi ako, ulila sa pamilya. Sabi ko, kung magkaroon ng isang magulang kagaya ninyo. So, sige po, gagawin ko po kayo ng bahay. Pinagawin ko siya ng bahay. Ba't hindi lang po ako mag-isa nun? Meron mga taga-international ang tumulong din po sa akin para magawa po yun. Yeah, thank you so much sa lahat ng mga tumulong sa akin sa channel. Nice. Yeah. We'd like to say thank you to the LC for shopping. Oh! Tapos, thank you, Ate LC, for shopping tomorrow. No, so, tomorrow is Ate LB. Ah, LB. Oh, wow, lumang vibe. And then Monday is... Chanel. Melde. Oh, Melde Chanel. Chanelas na po ka. Bibili ng Chanelas na po, ha? So They're packing some boxes for the donation. Oh, how many? Five boxes. Five boxes? Oh my gosh. All the mga ano, mga relief goods lang po yun. Sige po, wala pong problema kasi sa bawat lugar pong pinuntahan namin, may mga package pong binigay kasi para po sa charity. So, yun pong ginagawa. If they have goods to donate, yeah. We'll mahalan po kayo kung anong i-donate nyo, wala pong problema yun. Kasi may ibigay din po namin doon. Okay. Sa birthday mo? Sa birthday ko naman, usually sa birthday ko talaga hindi po talagang naghahanda. Kasi ever since wala akong pinaghandaan, no? Hindi ako naghahanda sa birthday ko. Kaya binubuhos ko na lang sa mga tao mas nangangailangan pa sa akin. Nila yun. So, habang may buhay, may pag-asa. You know, yeah, thank you very much to your support, you know. I'm so very happy for now to perform in front of you guys. I hope you're coming this vibe. Meron pa kayo pala yun? The song is You Are The Reason. And you are the reason.
Make sure life is pretty in the dark. Spend every hour of every day keeping you safe. I climb every mountain and swim every ocean just to be Trucker.